according to my sources, initially quoted a wholesale price of 85 pesos per kilo. Why is this price so appalling? You can actually buy refined sugar wholesale for 25 pesos per kilo in Thailand. Kung matino kang importer, you know that you would already get a decent profit if you sell sugar at 61 pesos. Bayad na doon ang warehousing, duties, handling, at may maayos ka na profit of 8 pesos per kilo per industry standard at a wholesale price point of 61 pesos. The 85 pesos asking price of All Asian imposes an additional 24 peso super profit for a total of 24 plus 8, 32 pesos per kilo profit. Multiplied by 440,000 metric tons, ang tubo mo na lampas sa normal ay 10.5 billion pesos. Malaki kumpara sa tatlong traders lang. Kung kasama ang normal profits, ang total ay 14 billion pesos. Selling it at 85 pesos is nothing short of outrageous. Parang tumama ka ng 50 times sa super lotto nang hindi ka man lang tumataya. Mukhang medyo nahimasmasan naman itong tatlong traders and they are said to have agreed to sell the sugar at below 80 pesos. Halimbawa, medyo mabait sila at ibenta nila ng 77 pesos wholesale per kilo sa industrials at 77 pesos din sa retailers para kaya namang maibaba sa 85 pesos ang presyo sa palengke at groceries. Dahil 25 pesos lang ang wholesale price ng asukal sa Thailand, at sabihin mo nang may costs ng ang duties, handling, at warehousing, ang super profits on top of normal profits ng tatlong ito ay nasa 7 billion pesos pa rin. With the normal profits, at lagpas 10 billion ang kita. Sa ganong tubo na pinaghahatian lang ng tatlo, di mahirap isipin kung magkano ang kickback dyan. Ang asukal mo, may sweetener pa. No less than the Office of the Executive Secretary expressed doubts about the legality of the DA's actions of choosing importers and allocating quantities to be imported before a sugar order could be signed by the SRA. It is a cartel that generates super profits, none of which will go to the National Treasury. Hindi pa tayo kahit kailan nakaranas ng ganitong kagarapal na monopolyo. Walang ganito kahit noong panahon pa ng martial law dictatorship. Every day that we let this pass unhindered is a day of burden for our consumers, suffering the highest prices of basic commodities we have seen in decades.